If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Kaya ka? SMNI, ginisa ng matindi sa kamera. Ang SMNI episode na ito na may patanong na pamagat na Speaker Romualdez, inabot ng 1.8 billion pesos ang travel expense, ang naging sentro ng pagdinig kanina ng House Committee on Legislative Franchises tungkol sa umunoy fake news ng SMNI. Ang sabi naman ng SMNI, nagtatanong lang naman daw ang kanilang host doon sa programa ng SMNI at hindi nag-aakusa. There was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI but it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. Subalit, yung sinabi niya ng abogado ng SMNI ay hindi bumenta kay Congressman Suarez. A question, attorney, is this. Congressman Joboy, what color is your barong? That is a question. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dinagdagan pa. At sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. That is, at the very least, malicious innuendo. At the very least. But from where I'm standing, that is a direct accusation to the House of Representatives. At ito naman ang sagot ng abogado ng SMNI, hinggil sa sinabi ni Congressman Suarez. We cannot dictate on our anchors what questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. They exercise a certain degree of independence. Subalit, sinabi naman ng SMNI na meron naman daw silang disclaimer bago magsimula ang kanilang programa. At hindi ibig sabihin kung ano sinabi ng kanilang host, eh yun na rin daw ang paninindigan ng SMNI. Pagdidiin naman ng mga kongresista, hindi rin pwedeng sabihin ng SMNI na protektado sila sa kanilang disclaimer dahil nasasaad sa Section 4 ng kanilang prangkisa o RA 11422 na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. Ito naman si Congressman Suarez, eh naghamon sa abogado ng SMNI. At ito ang kanyang hamon. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Kaya ka? Mr. Chair, if I may, yes or no? I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. That's not part of my authority. At ito namang si Ka-Eric, kung anong tapang niya doon sa kanilang programa, eh para namang maamong-maamong tupa nang humarap sa kamera. At inamin niya na nagkamali siya. Inamin naman ni Celis na nagkamali siya. And we are very much willing to admit that indeed the source was wrong. In this committee hearing, we are very appreciative
of the guidance provided by us by the data. Are you willing to recant your statements and apologize to Congress? Wala pong problema sa akin personally yon, because trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali kung may pagkakamali. At ito pa ang dagdag ng abogado ng SMNI na binubusalan daw sila. At the same time, medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Alam nyo po, hindi kayo binubusalan. Talagang inaalam lang po kung tama ba ang mga pinalabas sa inyong istasyon. Yun lang po yun. Subalit ang tanong, magkano nga ba ang travel expenses o travel funds nitong si Speaker Martin Romualdez? Dapat malaman yan ng taumbayan. Paglilinaw ng House Secretary General, hindi 1.8 billion pesos, kundi 4.347 million pesos ang travel expenses ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kung gastos naman ng buong kamara ang sisilipin, aabot lang ito sa mahigit 39 million pesos. Yan, nakita nyo? Napanood nyo? Yung mainit na hirig kahapon sa kamara? Sana naman, bawat lalabas sa istasyon nyo, patanong man yan o hindi patanong, dapat kumpleto at talagang totoo ang impormasyon.